Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 511, Bumaba at Magnakaw. Itong karwahe ko, 22 people naman talaga. 20 tao lang ang pinayagan kong sumakay dahil ayokong masikip kayong lahat. Dahil napakatapat ng kapatid na ito, magiging mabuting tao din ako at ipapadala kita sa Sun City ng librere gayunpaman, sa sandaling ito, biglang sinabi ng matandang kutsero sa karamihan. Pagkatapos, tumingin siya kay Xing Jun na may mapagpahalagang tingin. Salamat, matanda. Nang makita ito, itinaas ni Xing Jun ang kanyang mga kamay patungo sa matandang kutsero upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Sa totoo lang, medyo hinangaan niya ang kutsero na ito. Bagamat isa lamang siyang intermediate battle saint at hindi malakas ang kanyang aura, siya ay napakabilis. Mula sa sandaling sinabi niya sa mga pasahero na ang kanyang karwahe ay maaaring upuan ng 22 tao at pagkatapos ay anyayahan si Xing Jun na sumakay, makikita na siya ay may masaganang karanasan sa buhay. Kung sasabihin niya sa kanila na 20 tao lang ang kayang upuan ng karwahe, ngunit hahayaan pa rin niyang sumakay si Xing Jun, tiyak na magdudulot ito ng kawalang kasiyahan sa mga pasahero. Gayunpaman, kung ang karwahe ay maaaring upuan ng 22 tao, ito ay ganap na naiiba. Bagamat hindi pa rin nasisiyahan ng mga pasahero, matiis lamang nila ito. Gaya ng inaasahan, matapos marinig ang sinabi ng matandang kutsero, walang tumuto sa kanya. Matagumpay na nakasakay si Xing Jun sa karwahe. Pagkatapos sumakay, napagtanto ni Xing Jun na bagaman hindi gaanong kalakihan ang karwahe, hindi ito kasing sikip gaya ng sinabi nila. Mayroong 3 hanay ng mga upuan sa karwahe. Ang maliit na hanay ng mga upuan sa harapan ay inookupahan ni Liu Lele at Makiyang. Parang hindi man lang siksikan ang dalawa. Para naman sa 2 patayong hilera ng mga upuan na pinagsaluhan ng natitirang 19 na tao, ito ay possible pa rin para sa 19 na tao. Matanda, anong meron sa mga bandido na binanggit mo kanina? Baka may mga taong naglakas loob na magnakaw dito. Pagkasakay sa karwahe, nagtatakang tanong ni Xing Jun. Oo, laging may mga bandido. Sa pagsasalita ng alin, ang mga bandidong iyon ay mga mamamayan din ng dinastiya. Dahil masyadong mahirap ang kanilang buhay, sila ay naging mga tulisan. Karaniwan silang nagtatago sa liblib na kagubatan sa pagitan ng mga county at nagnanakaw ng mga taong naglalakad ng mag-isa. Bihira silang magnakaw ng mga karwahe na tulad natin. Gayunpaman, lumitaw kamakailan ng isang grupo ng napakalakas na mga bandido. Ang grupong ito ng mga bandido ay binubuo ng 12-12 ng mga tao at marami sa kanila ay mga mid-level na battle saints. Lalo na ang leader ng bandido, may hawak siyang spirit weapon at masasabing walang kapantay na magiting. Sinasabing maraming karwahe ang ninakawan nila. Nang makita ang tanong ni Xing Jun, detalyadong nagpaliwanag ang matanda. Meron talagang ganyan. Bakit hindi nila ipinaalam sa Heavenly Secret Battalion ang tungkol dito? O ang mga nakapaligid na opisina ng gobyerno? Nalilitong tanong ni Xing Jun. Sai, bakit ang Divine Secret Battalion ay nagmamalasakit sa gayong maliit na bagay? Maliban na lang kung may mangyari sa mga dakilang tao ng Imperial City, hindi sila madaling kumilos. Kung tutusin, sila ang pinakapiling mga tropa ng imperyo. Tungkol sa pamahalaan ng county, Sai, hindi sa wala silang pakialam, wala silang lakas ng loob na pakialam. Noon, kaya pa rin nilang harapin ang mga batang bandido. Gayunpaman, pagdating sa mga bandido na kakaibang lakas, wala silang laban sa kanila. Walang magawa ang matanda. Sai, matanda, ano ang ibig mong sabihin? Gayunpaman, sa sandaling ito, sinigawan ni Liu Lele ang matanda na may matinding kawalang kasiyahan. Bilang batang may bahay ng pamahalaang county at anak ng Panginoon ng county, natural na ayaw niyang marinig ang mga ganoong salita mula sa nakatatanda. Matapos marinig ang mga salita ni Liu Lele, labis ding nabigla ang matanda. Halos nakalimutan na niya ang tungkol sa espesyal na pagkakakilanlan ni Liu Lele. Agad na binasa ng butil ng pawis na kasing laki ng sitaw ang buong katawan niya. Maging ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig nang hindi mapigilan. Parang may gusto siyang ipaliwanag pero hindi niya alam kung saan magsisimula. May kausap akong matanda, bakit ka nakikialam? Nang makita kung gaano natakot ang matanda, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xing Jun. Tumingon siya at sinabi kay Liu Lele. Dapat malaman ng isang tao na si Xing Jun ay palaging nagpoprotekta sa kanyang mga tao. Bagamat hindi pa niya matagal na kilala ang matanda at si Xiaoming, hindi niya hahayaang ay bully sila ng mga tagalabas. Bukod dito, ang matalim na titig ni Xing Jun ay labis na natakot kay Liu Lele kaya ang buong katawan niya ay nanginig. Pagkatapos noon, hindi na talaga siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano dahil talagang nakaramdam siya ng nakamamatay na panganib mula sa matalim na titig ni Xing Jun. Nang makita ito, biglang sumigaw si Makiyang kay Xing Jun. Hoy, kilala mo ba kung sino ang pinsan ko? Biglang sinigawan ni Makiyang si Xing Jun ng malakas. Manahimik ka kapag may kausap akong matanda. Hindi seryoso ang tono ng pangungusap, ngunit napuno ito ng aura na nagpabagabag sa lahat ng naruroon. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa isang malakas na dagandong. Sa harap ng aura ni Xing Jun, talagang nanginginig si Makiyang, na kanina pa gustong tumayo para kay Liu Lele. Talagang natatakot siya, at ang dahilan ng kanyang takot ay eksaktong kapareho ng kay Liu Lele. Bagamat hindi maipaliwanag ang takot na ito, naging dahilan ito upang hindi na siya maglakas loob na labanan si Xing Jun.
Si Brother Xingju, siya ang batang may bahay ng ating county. Ang kanyang ama ay ang mahistrado ng county, ang panginoon ng county. Siya ang namamahala sa higit sa 10 nayon sa paligid. Kaya, huwag mo siyang saktan. Sa sandaling ito, si Xiaoming, na nakaupo sa tabi ni Xingju, ay ginamit ang kanyang maliit na kamay upang hilahin ang sulok ng damit ni Xingju at pinaalalahanan siya sa mahinang boses. Sa pagtingin sa maningning na mga mata ni Xiaoming na naglalaman ng bakas ng pagsusumamo, agad na naunawaan ni Xingju ang ibig niyang sabihin. Ang mga taong ito ay nagmula sa iisang lugar, ngunit si Xiaoming at ang kanyang lolo ay hindi man mula sa county. Sila ay mga tao lamang mula sa isang maliit na nayon sa labas ng county. Para sa mga taong tulad nila, siyempre, hindi sila mga ngahas na saktan si Liu Lelei. Pasensya na kayong dalawa. Ngayon lang, ako, si Xingju, ay masyadong malupit. Patawarin mo ako. Bigla, kinulong ni Xingju ang kanyang mga kamay at sinabing may mahinang ngiti. Gaya nga ng kasabihan, hindi kayang sugpuin ng isang makapangyarihang dragon ang isang ahas sa kanyang teritoryo. Kahit na mapoprotektahan ni Xingju si Xiaoming at ang kanyang lolo ngayon, hindi niya sila mapoprotektahan magpakailanman. Kung talagang pinahirapan ni Liu Lelei ang mga bagay para kay Xiaoming at sa kanyang lolo sa hinaharap, hindi niya malalaman. Sa oras na iyon, sasaktan niya si Xiaoming at ang kanyang lolo. Humph, kung hindi nasira ang sasakyan ng gobyerno ng county, bakit ako iipit sa maruming lugar na ito kasama kayong mga mangmang na mga taga-nayon? Pero paalalahanan kita, huwag mong kalimutan ang iyong pagkatao. Maliban na lang kung ayaw mong manatili sa nayon sa hinaharap. Nang makitang talagang nakompromiso si Xingju, agad na naging kumpiyansa si Liu Lelei. Talagang tumayo siya at tinuro ang karamihan at binalaan sila ng malakas. Kalimutan mo na, pinsan. Bakit ka magagalit sa ganitong klaseng tao? Sa tingin ko takot lang siya sa pangalan ng magnanakaw. Akala niya kasi na mahina kang babae, madali kang mabuli kaya sinigawan ka niya at ginamit ka niya para lumakas ang loob niya. Ngayong alam na namin ang iyong pagkatao, pinsan, ano sa tingin mo? Natatakot ka ba? Natatakot ka ba? Hindi ka ba humingi ng tawad? Kaya, huwag kang magalit sa ganitong klaseng tao. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Nang makita na binalaan sila ni Liu Lelei ng mayabang, labis na nagalit si Xingju. Nang iwaksin na niya ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan at turuan ng mayabang na babaeng ito ng leksyon, hindi niya inaasahan na si Makiang, na nasa tabi ni Liu Lelei, ay biglang mangungutya kay Xingju. Ngunit sa sandaling ito, nawala ang galit ni Xingju. Sa halip, natawa siya sa kanyang puso. Natawa siya sa kamangmangan ni Liu Lelei at Makiang. Sa sandaling ito, isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Xingju. Iyon ay upang hayaan si Liu Lelei at Makiang na maging mayabang at dominante. Pagkatapos, pagdating nila sa Sun City, ipapaalam niya sa kanila na palaging may mas mahusay kaysa sa kanila. Gustong makita ni Xingju kung kaya pa rin nilang ipagmalaki gaya nila ngayon. Kailangang malaman ng isa na kayang tiisin ang anuman maliban sa pananakot at pagpapahiya. Noong una, gusto niyang umatras ng isang hakbang. Kung tutusin, may mga importanteng bagay pa siyang dapat asikasuhin pagkabalik niya sa Sun City, kaya ayaw niyang masangkot sa mga tao rito. Gayunpaman, si Liu Lelei at Makiang ay napaka-arrogant at despotiko. Ang kanilang pag-uugali ng pananakot sa mahihina at pagkatakot sa malakas ay nagpabago sa isip ni Xingchen. Nais ni Xingchen na maalala nila ito, at ang alaalang ito ay isang bagay na hinding-hindi nila malilimutan sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, dahil ito ay magiging isang paakit sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Sai, isa siyang peking tigre. Parang peke rin ang kwento ng pagpatay niya sa rabbit-eared bear. Sa tingin ko din, isang taong nananakot sa mahihina at natatakot sa malakas. Gayunpaman, ang hindi inaasahang bagay ay ang dating mayabang na si Xingju ay talagang tiniis ang pangungutya ni Makiang matapos malaman ang espesyal na pagkakakilanlan ni Liu Lelei. Ang mga tao sa kotse ay nagsimulang mag-usap ng masigla. Naramdaman nilang lahat na si Xingju ay isang pekeng tigre na kumilos ng mayabang sa harap ng mahihina, ngunit naging walang kwentang tao sa harap ng malakas. Kayong lahat. Matapos marinig ang talakayan ng karamihan, si Xiaoming, na iniligtas ni Xingju, ay nagalit. Gayunpaman, nang siya ay tatayo na at makipagtalo sa karamihan, tinakpan ni Xingju ang kanyang bibig at sinenyasan siyang huwag magsalita. Tinitingnan ng bahagyang singkit na mga mata ni Xingju, ang hintuturo sa harap ng kanyang bibig, at ang walang pakialam ng ngiti sa kanyang mukha, naunawaan ni Xiaoming ang ibig sabihin ni Xingju. Naunawaan ng matalinong si Xiaoming ang kahulugan ng pangungusap. Tapos, galit na ibinuka niya ang kanyang mga labi. Gayunpaman, wala siyang ibang sinabi at hinayaan ng mga taong iyon na ipagpatuloy ang kanilang kalokohan. Pagkatapos noon, mas naging kampante si Liu Lelei at Makiang. Nilibak at kinutsa nila si Xingju sa lahat ng uri ng paraan. Gayunpaman, sa mga mata ni Xingju, para itong dalawang clown na gumaganap ng akrobatika sa kanyang harapan. Ito ay lubhang nakakaaliw. Boom! Gayunpaman, nang ang dalawang karwahe ay papaalis na sa walang hanggan ng kagubatan, isang malakas na tunog ang biglang dumating mula sa ibaba. Pagkatapos, naramdaman ng lahat ang isang malakas na puwersa na nagmumula sa likuran at itinulak sila sa karwahe. Wa! Ah!
Sa isang iglap, isang dosenang taganayon ang bumaril patungo kina Liulele at Makiang na parang mga palaso sa harap ng karwahe. Ang malakas na puwersa ay kumatok sa kanila ng malakas. Tanging si Xiaoming at ang kanyang lolo, na mahigpit na hinawakan ni Xingju, ang hindi naapektuhan ng puwersa at hindi man lang nasugatan. Ano ang nangyayari? Matandang kutsero, bakit mo pinapatakbo ang karwahe? Kayong lahat, mawala. Layuan niyo ako. Biglang umalangaw ang galit na boses ni Liulele, na mahigpit na idiniin ng isang dosenang taganayon. Sa sandaling iyon, napagtanto ng lahat na ang karwahe ay biglang huminto ng walang anumang babala. Ay, boss, may babae talaga. Mukhang ang swerte talaga natin ngayon. Nagtataka ako kung anong uri ng mga kalakal ang mga ito. Kung maayos na kalakal sila, lahat tayo may kabahagi. Hahaha, sobrang bait sa atin ni boss. Tigilan mo na ang pambabala sa akin. Bilisan mo tawagan mo sila. Maghapon na tayong nagnanakaw, kaya dapat nating tapusin ito ng mabilis. Gayunpaman, tulad ng pagsigaw ni Liulele ng galit, pinagsisihan niya ito. Iyon ay dahil ang boses ng isang hindi pamilyar na lalaki ay nanggaling sa labas ng karwahe. Yung itsura. Mga tao sa karwahe, makinig kayo. Pumila kayo sa maayos na paraan at bumaba sa karwahe. Kung may manggahas na lumaban, pupugutan ko ang ulo mo. Pag nang hula ng lahat, isang boses na puno ng pagnanasa ng lalaki ang biglang umalangaw mula sa labas ng karwahe. Sa sandaling iyon, hindi na kailangang hulaan ng sinuman. Puno ng takot ang kanilang mga mukha dahil napatunayan na lahat ang kanilang mga hula. Nakatagpo sila ng mga bandido. Diyos ng digmaan Azura. Kabanata 512, pakawalin niyo ang babae. Brother Xingju, ano ang dapat nating gawin? Sa sandaling ito, ang nanginginig na mga kamay ni Xiaoming ay mahigpit na nakakapit sa damit ni Xingju. Nakatingin din siya kay Xingju na may kumikislap na tingin. Bilang isang walang karanasan na bata, natural siyang labis na natatakot na makatagpo ng ganoong sitwasyon. Sa makatuwid, inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa kay Xingju. Xiaoming, huwag kang matakot. Ang mga bandido ay mga karaniwang tao na inaapi ng imperyo. Ang mga karaniwang tao ay hindi magpapahirap sa kanila. Gawin mo lang ang sinasabi nila. Nakaharap sa nakakatakot na titig ni Xiaoming, orihinal na gusto ni Xingju na direktang bugbugin ang mga bandido sa lupa at turuan sila ng leksyon. Gayunpaman, nang tumingin siya kay Liulele, na ang mukha ay naging berde dahil sa takot, ang mga sulok ng bibig ni Xingju ay hindi sinasadyang gamulong sa isang masamang ngiti. Bigla siyang nagbago ng isip. Di nagtagal, inakay ni Xingju si Xiaoming at ang kanyang apo palabas ng karwahe. Pagkababa ng karwahe, napansin ni Xingju na may halos 50 matipunong lalaki na nakatayo sa labas ng karwahe. Ang matipunong mga lalaking ito ay may matipunong pangangatawan, ngunit suot nila ang lahat ng uri ng mga damit na hindi bagay sa isa't isa. Ang ilan sa mga matipunong lalaki ay nakasuot pa ng mga bracelet at singsing ng mga babae. Kahit na sila ay mga artifact, malinaw na hindi sila nababagay sa kanila. Gayunpaman, ang higit na nakaakit ng atensyon ni Xingju ay ang matipunong lalaki na may makapal na kilay. Ang matipunong lalaking ito ay katulad din ng matipuno, ngunit nakasuot siya ng baluti at may hawak na mahabang sibat sa kanyang kamay. Ang kanyang kasuutan ay talagang karaniwang kasuutan ng isang sundalo ng Divine Secret Battalion. Kahit na isa rin siyang intermediate battle saint tulad ng ibang matipunong lalaki, malinaw na mas malakas ang aura niya kaysa sa kanila. Bukod dito, mayroon siyang kakaibang ugali ng Divine Secret Battalion, isang ugali na maaari lamang taglayin ng mga sundalong dumaan sa pagsasanay ng Divine Secret Battalion. Obvious naman na sundalo siya ng Divine Secret Battalion. Kayong lahat, tanggalin ang mga bracelet na imbakan. Pagkababa ni Xingju at ng iba pa sa karwahe, mabilis na pinalibutan sila ng ilang bandido at inabot para tanggalin ang sirasirang storage bracelet sa pulso ng lolo ni Xiaoming. Bata pa si Xiaoming at walang storage bracelet. Para kay Xingju, wala siyang storage bracelet sa simula dahil lahat ng kanyang kayamanan ay nasa Soul Devouring Order. Ang Soul Devouring Order ay isang napakapunit na singsing. Kahit na ang mga taga-bukid na bandido ay hindi natuwa sa singsing ni Xingju. Sa makatuwid, nagawa ni Xingju na takasan ang kalamidad na ito. Siyempre, kung talagang maglakas loob silang isipin ang Soul Devouring Order ni Xingju, tiyak na makakaapekto ito sa mapaglarong puso ni Xingju. Sa oras na iyon, magkakaroon sila ng malaking problema. Kaya naman, masasabing nakatakas sa kalamidad ang grupong ito ng mga bandido. Pagkaalis ng trio ni Xingju sa karwahe, sunod-sunod ding bumaba sa karwahe ang ibang mga taganayon. Walang nang ahas na lumaban sa napakaraming bandido. Masunurin lang nilang iabot ang mga bracelet na imbakan sa mga bandido. Hindi tama yan, boss. Ngayon ko lang narinig ang boses ng babae. Bakit wala siya dito? Sa labas ng karwahe, mayroon ng 19 na katao na maayos na nakasquat sa lupa. Kasama ang matandang kutsero, mayroong 20 katao. Pero, napagtanto ng isa sa mga bandido na may mali dahil wala ang babaeng hinihintay niya. Tanga, siyempre nagtatago pa siya sa karwahe. Kumunta ka at kunin siya. Sabi sa kanya ng leader ng bandido na nakasuot ng uniforme ng Divine Secret Battalion. Sige. Sa paalala ng boss ng bandido, biglang namulat ang bandido. Na may masamang ngiti sa kanyang mukha, lumukso siya sa karwahe na may nasa sabik at maluwalhating ekspresyon.
My God! Gayunpaman, pagpasok niya sa karwahe, nagpakawalo siya ng isang malungkot na iyak. Kasabay nito, ang katawan ng matipunong lalaki ay binaril at nahulog sa damuhan ng kagubatan. Nawalan siya ng malay sa harap ng mga mata ng lahat. Gaano kalakas ang loob niyo mga bandido? Ngayon, hayaan mo, Makiang, ipatupad ang hustisya sa ngalan ng langit at alisin ang kasamaan para sa karaniwang tao. Nang ang mga bandido ay nalilito at ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding takot, ang boses ni Makiang ay biglang umalangungaw. Kasabay nito, ang kanyang figure ay bumaril mula sa karwahe na parang isang unggoy. Swoosh swoosh swoosh. Si Makiang ay medyo maliksi. Pagkatapos mag-somersault ng tatlong beses sa himpapawid, unti-unti siyang lumapag sa lupa at itinoon ang tingin sa karamihan. Bagamat si Makiang ay may lakas lamang ng isang intermediate battle saint, maaari siyang ituring na isang tunay na intermediate battle saint. Siya ay nasa isang ganap na naiibang antas mula sa mga karaniwang tao ng dinastiya. Siya ay isang battle saint na nagtataglay ng tunay na lakas ng labanan. Batay sa aura na ipinakita niya ngayon, sa opinyon ni Xingju, halos hindi siya kwalipikadong pumasok sa Divine Secret Battalion. Gayunpaman, ito ay halos hindi sapat. Boss, ito. Ang biglaang paglitaw ni Makiang ay naging sanhi ng pagkagulo ng mga bandido. Sunod-sunod nilang ibinaling ang tingin sa amo. Sa grupong ito ng mga bandido, ang tanging masasabing may kahalagahan ay ang matipunong lalaki na dating sundalo ng Divine Secret Battalion. Siya rin ang boss ng grupong ito ng mga bandido. Ibigay mo ang babae at puputulin ko lang ang isang pamo. Kung gusto mo ako mismo ang kukuha sa kanya, puputulin ko ang dalawang pamo. Gaya ng inaasahan, ang leader ng bandido na dating sundalo ng Divine Secret Battalion ay hindi man lang naglagay ng aura ni Makiang sa kanyang mga mata. Sa halip, isang nagbabantang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata habang siya ay nagbabala sa isang tono na hindi magaan o mabigat. Emf, kayong grupo ng mga sinumpang bandido. Isaalang-alang ang iyong sarili na malas na nakilala ang aking pinsan ngayon. Gusto mo talagang samantalahin ako. Sa tingin ko lahat kayo ay kailangang tiisin ang kahihinatnan ngayon. Sa sandaling ito, nasinamahan ng tuloy-tuloy na agos ng matalas at matatamis na tunog ng mga sumpa, tumalon din si Liu Leilei mula sa karwahe at naglakad patungo sa gilid ni Makiang. Marahil ito ay dahil madaling natalo ni Makiang ang isang bandido kanina, ngunit sa sandaling ito, ang dibdib ni Liu Leilei ay pumutok at ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang baywang. Napuno siya ng kumpiyansa. Hahaha, ang bait ng langit sa atin. Hindi ko akalain na may ganitong top grade item. Nang makita ng bandido si Liu Leilei, lumiwanag ang kanyang mga mata at tinitigan niya ang kahangahangang mga suso at masiglang puwitan ni Liu Leilei. Hindi sinasadyang tumulo ang laway mula sa kanyang bibig, na parabang nakalimutan na niya ang tungkol sa pag-iral ni Makiang. Bagamat si Liu Leilei ay isang ordinaryong babae lamang sa paningin ni Xingju at ganap na hindi maihahambing sa matitibay na dilag na iyon, sa paningin ng mga bandidong ito, siya ay talagang isang bihirang kagandahan. Sa kanilang mga mata, siya ay isang top grade item. Mga kapatid, sama-sama tayong magbahagi ng ating mga biyaya at sama-samang tiisin ang ating mga kasawian. Ngayon, ang langit ay nagpadala sa atin ng napakataas na klaseng bagay. Talagang hindi natin ito maaaksaya. Boss, buksan mo ang bag, sa likod tayo ay salaitan. Sa sandaling ito, tila hindi na makayanin ng pinuno ng bandido ang pagnanasa sa kanyang puso. Habang nagsasalita siya, ang kanyang kamay, na maihahambing sa paa ng oso, ay mabangis na humawak sa maliit at mahinang katawan ni Liu Leilei. Kung gusto mong hawakan ang pinsan ko, dadaanan mo muna ako. Nang makitang hindi siya inilagay ng pinuno ng bandido sa kanyang mga mata at binaliwala ang kanyang pag-iral, si Makiang, na gustong maging tagapagtanggol niya, ay nagalit. Sa isang iglap, kumislap ang storage bracelet sa kanyang pulso at lumitaw ang isang itim na talom ng bakal sa kanyang kamay. Whoosh, whoosh, whoosh. Ang itim na talom ng bakal na ito ay isang mababang uri ng spiritual artifact. Matapos may pasok dito ang battle chi, kumikislap ito ng malakas na liwanag. Habang kinakawayan ay nagpakawala ito ng dagandong. Sa isang nakakasilaw na liwanag ng talem, tumaga ito patungo sa ulo ng pinuno ng bandido. Scram! Sa pagharap sa pag-atake ni Makiang, ang pinuno ng bandido ay nagngangalit sa galit. Sa isang iglap, ang baluti sa kanyang katawan ay kumikislap ng husto, at ang mahabang sibat sa kanyang kamay ay naging isang mahabang dragon. Kasabay ng pagkaway ng kanyang kanang braso, isang maringgal na aura ang lumabas. Roar! Ang chi na ito ay may aura ng isang dragon at ang enerhiya sa loob nito ay hindi maaring maliitin. Ito ay ang kombinasyon ng baluti sa kanyang katawan at ang mahabang sibat sa kanyang kamay. Isa itong spiritual artifact na natatangi sa Divine Secret Battalion. Sa makatuwid, ang kapangyarihan nito ay malayo sa kung ano ang maaring ihambing ng isang ordinaryong spiritual artifact. Bilang karagdagan, ang lakas ng pinuno ng bandido ay orihinal na mas mataas kay Makiang. Bang! Wah! Sa isang mahinang tunog, hindi lamang ang pag-atake ni Makiang ay ganap na natalo, ngunit ang kanyang katawan ay pinalipad din at malungkot na nahulog sa kagubatan. Pinsan. Nang makita ni Liu Leilei na ang pinsan na kanyang pinagkakatiwalaan ay talagang pinalipad ng isang strike, ang dating kumpiyansa na ekspresyon ni Liu Leilei ay agad na nagbago ng husto. Siya ay labis na naguguluhan.
Habang nagsasalita siya, naghanda siyang tumakbo sa direksyon ni Makiang. Pau! Pinsan! Nandito na ang pinsan mo. Halika, pinsan! Hayaan mo akong pinsan mo, mahalin ka ng maayos. Gayunpaman, bago pa makahakbang si Liu Leilei, isang malaking kamay na kasing laki ng paa ng oso ang tumapik sa kanyang balikat. Kasabay nito, isang malakas na aura ang bumalot sa kanyang katawan, ganap na pinipigilan ang lakas ni Liu Leilei. Ang mahabang damit na suot ni Liu Leilei ay isang spiritual artifact. Gayunpaman, sa harap ng pinuno ng bandido, na gumagamit ng kapangyarihan ng spiritual artifact, parang wala lang. Hinawakan ng leader ng bandido ang mahabang damit ni Liu Leilei gamit ang isang kamay at pilit na hinayla. Ang isang malaking piraso ng mahabang damit ay napunit, na nagpapakita ng kaakit-akit na balat ni Liu Leilei na puti niyebe. Ah! Pinsan, iligtas mo ako! Kahit na si Liu Leilei ay isang tusong tao, pinanatili pa rin niya ang kanyang kilay isang puri. Hanggang ngayon, virgin pa rin siya at hindi pa na-violate ng kahit na sino. Kahit ilang beses nang hiniling ng kanyang pinsan para sa kanya, hindi ito natupad. Ngayon, talagang dadanasan niya ang pangmomolestya ng gayong grupo ng mga pangit na matipunong lalaki. Agad siyang natakot at tumulo na ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Pinsan. Nang makita ito, galit na galit din si Makiang. Itinas niya ang mahabang talon sa kanyang kamay at naghanda upang sumugod muli. Dapat malaman ng isa na sa kanyang puso, si Liu Leilei ang kanyang magiging asawa. Paanong hindi siya magagalit kung ang magiging asawa niya ay minamaliit? Brat, kung maglakas loob kang sirain ang negosyo ko, uputulin ko ang ibabang bahagi mo at ipapakain sa mga aso. Gayunpaman, nang malapit nang sumugod si Makiang, ang pinuno ng bandido, na nakayakap na kay Liu Leilei, ay tumingin sa kanya na puno ng hangaring pagpatay. Ha! Sa harap ng masamang tingin ng bandido, mas natulala si Makiang. Malaki ang pagbabago ng kanyang ekspresyon at talagang huminto siya sa pagsulong. Kinilabutan siya, sa sobrang takot ay nanginginig ang kanyang puso. Ito ay dahil lubos siyang naniniwala na kapag sinira niya ang negosyo ng bandido ay talagang mapuputol ang kanyang ibabang bahagi. Kung nawala ang kanyang asawa, makakahanap pa rin siya ng iba. Gayunpaman, kung nawala ang kanyang ibabang bahagi, ito ay walang kabuluhan kahit gaano pa karami ang kanyang asawa. Sa kanyang puso, mabilis niyang kinalkula at kinalkula ang halaga nila ni Liu Leilei. Sa huli, ganap niyang natalo si Liu Leilei, kaya nagpa siya siyang protektahan ang kanyang sarili. Pinsan, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Pinsan, dali-daling iligtas mo ako. Nang makitang ang tanging pag-asa niya ay talagang tinakot ng isang tao, galit na sinigawan ni Liu Leilei si Makiang, na nakatayo sa hindi kalayuan at nakatitig sa kanya ng tulala. Sa sandaling ito, ang kanyang mga luha ay pumapatak na parang ulan. Medyo na mamaos na ang boses niya at hindi mapigilan ang panginginig ng katawan niya. Haha, huwag kang matakot, huwag kang matakot. Nandito ang pinsan mo, boss, bilisan mo na, hindi na tayo makakatagal. Hindi lamang walang kabuluhan ang mga pagiyak at paghingi ng tulong ni Liu Leilei, ganap na hindi nila nagawang pukawin ang budi ng kanyang pinsan na si Makiang. Sa halip, mas pinasigla pa nila ang mga bandido. Habang tinitingnan nila ang mga damit ni Liu Leilei na patuloy na hinuhubad at ang kanyang puting niyebe na balat na patuloy na nalalantad, ang mga bandido ay parang mga baliw na hayop. Ang kanilang mga mata ay berde at sila ay sumasayaw sa tuwa. Wala nang makakapigil sa mga pagnanasa sa kanilang mga puso. Sa sandaling ito, ang mga taganayo na sinupil ng mga bandido ay ibinaba ang kanilang mga ulo at hindi man lang ng ahas na tumingin kay Liu Leilei. Bagamat isang tusong tao si Liu Leilei, hindi nila kayang makitang dinungisan siya ng mga bandido. Gayunpaman, wala silang kakayahang pigilan ang lahat ng ito, kaya't maaari lamang nilang piliin na manahimik. Bibilang ako ng tatlo. Kapag hindi mo siya binitawan, uputulin ko ang ibabang bahagi mo at hahayaan kang kumain. Gayunpaman, nang si Liu Leilei ay nasa kawalan ng pag-asa at ang mga bandido ay nabalisa, isang walang malasakit na boses ang biglang umalangaw mula sa grupo ng mga taganayon. Bagamat hindi malakas o mahina ang boses, ito ay parang kulog na pumutok na sumabog sa tainga ng mga tulisan at lahat ng naruroon na pumapasok sa kanilang mga puso. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 513, tatlong numero. Brat, anong sinabi mo kanina? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Ang gayong mga mapagmataas na salita ay nagpagalit sa pinuno ng bandido. Nang tingnan niya ang mga taganayon, nakita niyang may isang figurang nakatayo na at dahan-dahang ang naglalakad patungo sa kanya. Ang gwapong lalaking ito na may malabong ngiti sa kanyang mukha ay si Xingju. Sa sandaling ito, nagulat ang lahat. Hindi makapaniwalang tumingin ang mga taganayon kay Xingju. Si Liu Leilei, na basang-basa na ng mga luha, ay nanlaki ang kanyang mga mata na puno ng luha at tinitigan si Xingju, hindi alam kung ano ang gagawin. Dahil hindi nila inaasahan na kapag ang pinsan ni Liu Leilei ay hindi ng ahas na manindagan para kay Liu Leilei, may isang tao na hindi pinapansin ang kanyang sariling buhay at kamatayan upang manindagan para kay Liu Leilei. Ang hindi nila inaasahan ay ang taong tumayo para kay Liu Leilei ay si Xingju, na kinutsa at kinutsa ni Liu Leilei. Isa, binaliwala ni Xingju ang mga salita ng pinuno ng bandido. Sa pagitan ng kanyang mga labi at ngipin, isang napakahina ngunit napakalinaw na boses ang lumabas sa kanyang bibig.
Sa sandaling ito, hindi makapaniwala ang karamihan sa kanilang mga tenga. Kalokohan, meron talagang hindi takot sa kamatayan. Gaano kalakas ang loob niya na sirain ang mga plano ng boss namin? Halika, sabay nating patayin. Ang mga bandido, na parang mga baliw na hayop at hindi na makayanan ang pagnanasa sa kanilang mga puso, ay natural na hindi matitiis ang mga aksyon ng Shinju. Ikinaway nila ang mga matatalim na sandata sa kanilang mga kamay at sumugod pasulong habang itinaas ang kanilang mga kuko. Mabangis nilang inatake ang Shinju. Sa pagtingin sa kanilang hitsura, tila gusto nilang punatan ng buhay ang Shinju. Huwag mo akong alalahanin, bilisan mo tumakbo. Sa pagtingin sa eksenang nasa harapan nila, tumibok ang puso ng lahat ng taga-Nayon. Ginamit pa ni Liu Leilei ang kanyang namamaos na boses para sigawan si Shinju. Dahil hindi sila nang ahas na isipin kung gaano kalubha ang pagkamatay ni Shinju kung magpapatuloy ito. Hanggat iniisip niya ang kalunos-lunos na itsura ni Shinju, kahit na ang masungit na si Liu Leilei ay hindi makayanang makita ito. Pagkatapos ng lahat, si Shinju ang tumayo para sa kanya, kaya natagpuan niya ang kanyang konsensya. Mas gugustuhin niyang mawala ang kanyang kailan isang puri kaysa hayaang mamatay si Shinju para sa kanya. 2. Roar. Gayunpaman, nang isipin ng lahat na siguradong patay na si Shinju, muling umalangaw-ngaw ang boses ni Shinju. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi nakalmado ang boses ni Shinju. Sa halip, ito ay napakaringgal na ito ay hindi matiis. Ang boses na iyon ay parang dagandong ng dragon, parang dagandong ng tigre. Umalangaw-ngaw ito sa langit at lupa at nayanig ang pandinig ng lahat. Parang may tumusok na matulis na sandata sa tenga ng lahat, na nagpantang ang kanilang mga tenga at kumalat ang mga alon ng matinding sakit sa kanilang katawan. Kasabay ng tunog ng boses na iyon, isang maringgal na aura, kung saan si Shinju ang sentro, na parang walang anyo na unos na may bilis ng kidlat, sumasabog at tinatangay ang mga bandido na malapit na sa kanya. Nang bumagsak sila sa lupa, lahat sila ay lubhang nasugatan. Ang ilan sa kanila ay patuloy na nagluluwa ng mga subo ng dugo, habang ang ilan sa kanila ay talagang nahimite. Ito ay isang miserableng tanawin. Nang walang anumang pag-atake, walang anumang paggalaw, isang salita lamang. Gayunpaman, ang aura na ibinubuga mula sa kanyang katawan ay nagtataglay ng kapangyarihan na kahit isang espiritual na sandata ay hindi maihahambing. Sa isang iglap, 12 ng mga bandido ang bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito, ang mga tingin ng mga taga-Nayon kay Shinju ay ganap na nagbago. Ang kanilang mga titig ay puno ng pagtataka, pagkabigla, at kawalang paniwala. Hindi na sila mukhang nakatingin sa isang tao, ngunit mas parang nakatingin sila sa isang Diyos. Sa sandaling ito, maliban sa mga tulisan na nagsusuka ng dugo at nanghihina, ang lahat ay nalubog sa gulat. Bakas sa mukha nila ang gulat. Ang pagkabigla na ito ay hindi lamang nagulat sa kanilang mga katawan, kundi pati na rin sa kanilang mga kaluluwa. Sa sandaling ito, parang nawala ang lahat ng tunog. Pati ang paghinga ng mga tao ay tumigil na. Napakatahimik ng paligid na tanging tunog lamang ng sipol ng hangin ang maririnig, gayon din ang tunog ng mga yapak ni Shinju sa damuhan. Gayunpaman, kumpara sa lubhang nakakatakot na mga bandido na natakot. Kung ikukumpara sa mga taga-Nayon na napuno ng pagkabigla at kawalang paniwala. Ang mga may pinakakawili-wiling ekspresyon ay sina Liu Leilei at Makiang. Ang pares na ito ng magpinsan, na dating kinutsa at kinutsa si Shinju sa lahat ng posibleng paraan, ngayon ay may iba't ibang uri ng emosyon na nakasulat sa kanilang walang buhay na mga mukha. Gayunpaman, walang sino man ang makakaunawa sa kahulugan sa likod ng mga damdaming iyon, at ang tanging nakakaunawa sa kanilang kasalukuyang nararamdaman ay marahil silang dalawa mismo. Ang ganitong uri ng emosyon ay maaring walang katapusang pangungutya sa sarili, o walang katulad na pagkabigla. Gayunpaman, isang bagay ang tiyak, na bigla sila sa tunay na lakas ni Shinju. Advanced Battle Saint, isa kang Advanced Battle Saint. Paano ito posible? Paano narito ang isang Battle Saint? Hindi ba dapat ang isang dalubhasa na tulad mo ay ilagay sa isang mahalagang posisyon ng dinastiya? Paano ka pa rin magiging isang karaniwang tao? Iginala ng pinuno ng bandido ang kanyang tingin sa mga bandido na nakahandusay sa dikalayuan. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng pagpatay na layunin, ngayon ay puno ng walang katapusang takot. Ang aura na inilabas ni Shinju kanina ay malinaw na nagsabi sa kanya kung anong klaseng eksperto si Shinju. Si Shinju ay isang Advanced Battle Saint, isa na mas mataas sa kanya. Sa pagharap sa ganoong eksperto, kahit na mayroon siyang pinagsamang espiritong sandata ng Divine Secret Unit, wala pa rin siyang kumpiyansa na lumaban kay Shinju. Sa madaling salita, alam na niya na natalo siya. Alam niyang matatalo siya ng walang pag-aalinlangan. Ang naghihintay sa kanya ay ang paghatol lamang ni Shinju. 3. Sa sandaling ito, lumakad na ang Bird Hugo sa harap ng lider ng bandido at ni Liu Leilei. Tumingin siya sa pinuno ng bandido, na nakayakap pa rin kay Liu Leilei, at ang dalawang kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa damit ni Liu Leilei, ngunit ang mukha niya ay mapurol at ang buong katawan niya ay naninigas. Plop! Batang bayani, nagkamali ako. Mangyaring iligtas ako, mangyaring iligtas ako. Nakikiusap ako, nakikiusap ako. Kami ay napilitang gawin ito. Kami ay lahat ng mga karaniwang tao ng dinastiya. Mangyaring iligtas kami dahil sa aming mahihirap na pinagmulan.
Nang marinig niya ang ikatlong salita mula sa bibig ni Xingju, ang mukha ng pinuno ng bandido ay agad na naging berde mula sa mapatla. Para sa kanya, ito ang huling babala ng kamatayan. Sa sandaling ito, binitawan na niya si Liu Lei, na nasa kanyang mga braso, at lumuhad sa lupa, patuloy na yumoko kay Xingju. Bang 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 bang. Malakas at malinaw ang tunog, na parang nagtatamaan ng matatalim na sandata. Ito ay malinaw kung gaano kalakas ang kanyang ginamit upang yumuko, at kung gaano siya natatakot sa sandaling ito. Tap, tap, tap. Hindi na pinansin ni Xingju ang mga aksyon ng lider ng bandido. Nilampasan niya ang iba at huminto sa harap ni Liu Lei. Gayunpaman, ang tunog ng kanyang mga yabag ay naging sanhi ng panginginig ng katawan ng pinuno ng bandido na parabang dumating na ang katapusan ng mundo. Swoosh! Pagdating niya sa harap ni Liu Lei, walang pakialam na sumulyap si Xingju kay Liu Lei, na nakayakap at ginagamit ang kanyang mga kamay upang takpan ang kanyang katawan. Kaway ng kanyang manggas, lumitaw ang isang mahabang damit at lumutang sa katawan ni Liu Lei, ganap na natatakpan ang kanyang balat na puti niyebe. Iyon, talagang isang mataas na uri ng kayamanan. Nang makita nila ang mahabang damit na inihagis ni Xingju kay Liu Lei, nagliwanag ang mga mata ng mga karaniwang tao na malapit na nakatitig kay Xingju. Iyon ay dahil masasabi nila mula sa kumikinang na mahabang damit na ito ay isang mataas na uri ng kayamanan. Para sa mga mahihirap na taganayon na tulad nila, ang isang espiritual na sandata ay isang bagay na hindi nila pinangarap na isipin. Ang ilang mga tao ay hindi man lang makabili ng isang espiritual na sandata sa buong buhay nilang ipon. Ang mataas na uri ng mga kayamanan ay mga kayamanan sa kanilang mga mata. Paanong hindi sila masasabik kapag si Xingju ay naghagis ng kayamanan kay Liu Lei sa ganoong paraan? Gayunpaman, hindi nila alam na ang mahabang damit na ito ay ang pinakamababang gradong kayamanan sa Soul Devouring Order ni Xingju. Ito ay dahil maliban sa mataas na uri ng mga kayamanan, lahat ng iba pa sa Soul Devouring Order ni Xingju ay isang espiritual na sandata. Ikaw, bumangon ka na. Matapos ibigay ang mahabang damit kay Liu Lei upang takpan ang kanyang katawan, ang walang pakialam na tingin ni Xingju ay dumaan patungo sa nanginginig na lider ng bandido sa likod niya. Batang bayani, ako. Nang hilingin sa kanya ni Xingju na bumangon, hindi siya nang ahas na magpakita ng kahit kititing na pag-aalinlangan. Gayunpaman, nang siya ay bumangon, hindi man lang siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, hindi siya naglakas loob na tingnan si Xingju sa mata. Pa. Biglang iwinagayway ni Xingju ang kanyang braso at ang kanyang palad ay malakas na ham-ampel sa mukha ng lider ng bandido. Napakabilis niya kaya walang malinaw na nakakakita sa kanyang mga galaw. Ang tanging nakikita lang nila ay isang puting bagzo ng hangin na dumaan at lumilipad na sa malayo ang pinuno ng bandido. Ah! Pagkalapag sa lupa, ang pinuno ng bandido ay dumura ng isang subo ng dugo. Ang dugo ay sinamahan ng 10 mapuputing ngipin. Ang sampal ni Xingju ay talagang nalaglag ang kalahati ng kanyang mga ngipin. Siyempre, kapag ang isa ay tumingin sa gilid ng kanyang namamagang mukha at ang lilang tatak ng kamay na tila nakatatak dito, masasabi na ang pagkawala ng kalahating subo ng ngipin ay itinuturing na magaan. Magsalita ka! Bilang isang sundalo ng Divine Secret Battalion, bakit ka naging bandido? Matapos siyang bigyan ng isang matinding sampal, nagtanong si Xingju sa isang mabagsik na tono. My lord, ako ang pinakamaliit na sundalo sa Divine Secret Battalion. Higit pa rito, nagmula ako sa mababang kontinente sa Mortal Realm at marami akong nabuli. Hindi ko kinaya ang pambubuli ng ibang sundalo ng Divine Secret Battalion. Kaya naman sinamantala ko ang pagkakataong makatakas dito habang nasa misyon ako. Nang makitang talagang nakikita ni Xingju ang kanyang pagkakakilanlan, mas nabigla ang lider ng bandido. Malabo na niyang naramdaman na ang pagkakakilanlan ni Xingju ay hindi simple, kaya hindi siya nang ahas na itago ang anuman at sinabi ang totoo. Ngayon, pakakawalan na kita, ngunit kailangan mong ibigay sa akin ang lahat ng iyong treasure artifacts. Sa hinaharap, kapag nalaman kong may maglalakas loob pa rin sa inyo na gumawa ng masama, tiyak na kukunin ko ang inyong mga ulo. Biglang naawa si Xingju sa lider ng bandido habang nakatingin sa nangungulit at lumuluha na lider ng bandido. Ang mga kondisyon ng pamumuhay ng mga sundalo ng Divine Secret Battalion ay higit na nakahihigit kaysa sa mga ordinaryong tao, at masasabi pang ang napakahusay. Gayunpaman, ang lider ng bandidong ito ay mas gugustuhin na umalis sa Divine Secret Battalion at maging isang bandido dito. Maiisip ni Xingju ang hindi makataong pananakot at kahihiyan na naranasan niya sa Divine Secret Battalion. Tungkol naman sa ganoong uri ng pambubuli, si Xingju ay may kaunting pangunawa din dito, kaya hindi niya pinahirapan ang mga bandido. Sa halip, pinayagan niya silang umalis matapos kunin ang kanilang treasure artifacts at spirit artifacts. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 514, Mabagsik na Kontrabida. Hi, Young Hero Xingju, isa kang mabuting tao. Tama, batang bayani. Kung ako ay kasing kaya mo, siguradong hindi ko bibitawan ang mga bandidong iyon. Ano ang alam mo? Ang batang bayani ay mabait at malawak ang pag-iisip na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong magbukas ng bagong dahon. Tama. Batang bayani, napakalakas mo. Pupunta ka sa Sun City para maging sundalo ng Divine Mystery Battalion, tama ba?
Matapos kolektahin ang mga kayamanan ng mga bandido, si Xingju at ang iba pa ay muling sumakay sa karwahe at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa Sun City. Tungkol sa mga kayamanan at espiritual na kagamitan, hindi kinuha ni Xingju ang alinman sa mga ito. Sa halip, ibinigay niya ang mga ito kay Little Ming at sa kanyang apo. Siyempre, iningatan ni Xingju ang Soul Devouring Order para sa espesyal na kombinasyon ng mga espiritual na kasangkapan ng Divine Mystery Battalion. Dahil ito ay kabilang sa dinastiya, si Little Ming at ang kanyang apo ay hindi mangangahas na ibenta ito kahit na ibinigay niya ito sa kanila. Nang makita ng mga taga-Nayon ang 12-12 ng mga bracelet na imbakan na naglalaman ng hindi kilalang bilang ng mga kayamanan na pinalamanan sa mga bracelet na imbakan ng lolo ni Little Ming, labis silang nainggit at naglaway sa inggit. Habang ang karwahe ay nagpatuloy sa paglalakbay nito, nagsimula silang humingi ng pabor kay Xingju at patuloy na pinupuri si Xingju. Gayunpaman, ganap na binaliwala ni Xingju ang kanilang pambabala. Sa mismong sandaling ito, labis na nang hinayang ang mga taga-Nayon na naging berde ang kanilang mga bituka. Pinagsisisihan nila ang pagmamaliit kay Xingju at pagtingin kay Xingju dahil lang sa ayaw niyang makipagtalo kina Makiang at Liu Leilei. Kinasusuklaman nila ang kanilang sarili dahil hindi nila nakikilala ang Mount Tai at Mina maliit ang iba na parang isang suplado. Gayunpaman, sa mundong ito, mayroong lahat maliban sa gamot para sa panghihinayang. Bukod sa panghihinayang at puot, inggit lang ang naroon. Nainggit sila kay Little Ming at sa kanyang apo sa pagtanggap ng mga ganitong benepisyo dahil sa kanilang tiwala kay Xingju. Ang mga kayamanang iyon ay sapat na para kay Little Ming at sa kanyang apo upang maalis ang kanilang mga araw na naghihirap at mamuhay ng walang pakialam sa dinastiya. Iyon ay dahil alam nilang maraming kayamanan ang ninakawan ng mga bandido sa panahong ito. Pinsan, okay ka lang. Mawala ka. Layuan mo ako. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Makiang, na nakaupo sa pinakaharap ng karwahe, ay lalapit pa lang kay Liu Leilei nang siya ay pagsabihan ng mapang-akit na boses ni Liu Leilei. Sa sandaling ito, suot pa rin ni Liu Leilei ang mahabang damit na ibinigay sa kanya ni Xingju. May mga luha pa rin sa kanyang maputlang mukha. Napakaganda at nakakaawa ang itsura niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat habang matamang nakatitig kay Xingju. Kahit na hindi tumingin sa kanya si Xingju, ayaw pa rin niyang ilipat ang kanyang tingin palayo kay Xingju. Para bang nasiyahan siya sa tahimik na pagtitig kay Xingju. Kalokohan. Makiyang ang kanyang mga kamao nang makita niya ang saloobi ni Liu Leilei sa kanya at ang masalimuot na ekspresyon sa mga mata ni Liu Leilei habang pinapanood niya ang pagbitay. Ang kanyang puso ay napuno ng walang katapusang puot. Alam niyang ninakaw ng isang tao ang kanyang pinsan, na sumasambo sa kanya mula pagkabata. Ang salarin ay si Xingju, na nakaupo sa hindi kalayuan at masayang nakikipag-usap kay Little Ming at sa kanyang apo. Hindi man lang siya tumingin sa kanila. Walang nakakaalam tungkol sa puot na umusbong sa puso ni Makiyang. Habang pinupuri ng mga karaniwang tao si Xingju, ang karwahe ay patuloy na sumulong. Sa lalong madaling panahon, lumabas sila ng kagubatan at sa wakas ay nakarating sa kanilang destinasyon, ang Sun City. Gayunpaman, dahil sa hitsura ng mga bandido, sila ay naantala. Kaya naman, nang dumating ang karwahe sa Sun City, madilim na ang kalangitan. Ang mga tarangkahan ng Sun City ay sarado na, at sila ay nakalock sa labas ng lungsod. Say, kasalanan ng mga bandidong yun. Hindi tayo makakapasok ngayon sa syudad. Maggagabi ba tayo sa labas ng syudad? Kalimutan mo na, kalimutan mo na. Ang makakaligtas sa malaking sakuna ay tiyak na magkakaroon ng magandang kapalaran. Napakaswerte na natin na nakarating dito ng ligtas. Ano ang dapat ireklamo? Sa labas ng Sun City, ang mga karaniwang tao ay bumaba na sa karwahe. Sa pagtingin sa mahigpit na saradong pintuan ng Sun City, ang ilan sa kanila ay nagsimulang magreklamo, habang ang iba ay medyo bukas ang isipan. Brother Xingju, ano ang dapat nating gawin? Sa oras na ito, si Little Ming, na sanay umasa kay Xingju, ay muling tumingin kay Xingju nang nagsusumamong tingin. Ming, huwag kang mag-alala. Siguradong papasukin ka ni Brother Xingju sa Sun City ngayong gabi at muling makasama ang iyong ama. Marahang hinaplos ni Xingju ang ulo ni Little Ming habang nakangiti ito. Sa daan, binanggit ng lahat ang katotohanan na ang Secret Heaven Battalion ay nakatalaga sa Sun City ng hindi mabilang na beses. Bagamat hindi alam ni Xingju kung ilang araw na siya sa undercurrent, napag-alaman niyang si General Zhao, Lei Xing, at ang iba pa ay tiyak na nakaistasyon pa rin dito, at malamang na nababalisa sila sa paghahanap sa kanya. Hanggat si General Zhao, Lei Xing, at ang iba pa ay nasa Sun City, magiging napakadali para kay Xingju na makapasok sa lungsod. Kailangan lang niyang gamitin ang token para magpadala ng mensahe kay General Zhao na siya ay kasalukuyang nasa labas ng gate ng lungsod. Naniniwala siya na ang mga pintuan ng lungsod ay magbubukas ng napakabilis, at isang malaking grupo ng mga tao ang darating upang salubungin siya. Emph, hindi ka ba natatakot na makagat ang iyong dila kapag nagsasalita ka ng malaki? Sa palagay mo ba ay maaari mong buksan ang mga pintuan ng Sun City? Hindi mo ba masyadong pinahahalagahan ang iyong sarili? Gayunpaman, sa oras na ito, isang matalim at hindi magandang boses ang biglang dumating mula sa likod ni Xingju. Ang boses ay kay Makiang. Hindi lang sa Kiang. Sa sandaling ito, ang iba ay nagdududa rin kay Xingju.
Alam na nila na si Xingju ay nagtataglay ng lakas ng isang advanced na Battle King, at magiging isang piraso ng cake para sa kanya ang pagpasok sa Secret Battalion gamit ang kanyang lakas. Gayunpaman, ang pangunahing punto ay hindi pa nakapasok si Xingju sa Secret Battalion. Kung hindi, hindi siya magsusuot ng ganito. Bukod dito, ang Sun City ay naiiba sa ibang mga county. Naninirahan dito ang mahalagang ministro ng imperial na lungsod, kaya mas mahigpit ang seguridad dito kaysa sa ibang mga lungsod. Kapag naisara na ang mga tarangkahan ng Sun City, karaniwan ang hindi nabubuksan ang mga ito. Maliban kung ito ay isang mahalagang pigirya ng imperial na lungsod o isang mahalagang pigirya ng secret battalion, kahit isang ordinaryong sundalo ay hindi mabubuksan ang mga tarangkahan. Sanay na si Xingju sa mga nagdududang tingin ng mga tao sa paligid niya. Ang mga taong ito ay magdududa sa kakayahan ng iba kung hindi sila sapat na malakas. Sa makatuwid, palaging binabalewala ni Xingju ang kanilang pag-iral. Kaya biglang kumislap ang maliit na token sa kamay ni Xingju na may mahinang liwanag. Nang makita niya ang kumikinang na mga salita sa token, hindi mapigilan ni Xingju na mapangiti. Ito ay dahil may ilang malalaking salita ang nakasulat sa token. Panginoon Xingju, mangyaring maghintay sandali sa labas ng lungsod. Darating ka agad ang nasasakupan na ito. Ang taong iyon ay si General Zhao, na dumating kasama si Xingju. Sa mga salitang binitiwan ni General Zhao, naramdaman ni Xingju kung gaano siya nasa sabik at naantig. Gayunpaman, ang nagparamdam kay Xingju na walang magawa ay ang isang marangal na general na tulad niya ay tinawag na ang kanyang sarili na subordinate sa harap ni Xingju. Habang pinagmamasdan nila ang mahigpit na nakasarang mga pintuan ng lungsod, maraming taganayon ang bamantong hininga. Tumalikod sila at naghanda sa paglalakad patungo sa mga karwahe para doon magpalipas ng gabi. Hindi nila akalain na mabubuksan talaga ni Xingju ang mga tarangkahan ng Sun City. Para kay Makiyang, tumayo siya sa likod ni Xingju at tumanggi na umalis. Ito ay dahil gusto niyang makitang magpakatanga si Xingju para ilabas ang galit sa kanyang puso. Maliban kay Makiyang, naroon din ang kanyang pinsan na si Liu Leilei. Sa sandaling ito, nakatitig pa rin si Liu Leilei kay Xingju. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mahabang palda na ibinigay sa kanya ni Xingju. Kinagat niya ang ibabang labi na para bang may hindi niya masabi. Sa totoo lang, sobrang nagilty siya sa mga sandaling ito. Nakonsensya siya sa pagtrato niya kay Xingju at sa pagmamaliit niya kay Xingju. Gusto talaga niyang magpasalamat kay Xingju, ngunit hindi niya magawa. Marahil ay naramdaman niyang hindi siya kwalipikadong magsalita ng mga ganoong salita. Ha? Gayunpaman, nang ang karamihan sa mga taga-Nayon ay papasok na sa mga karwahe, isang nakakatalim na tunog ang biglang dumating mula sa defensive line ng Sun City. Nang tumingin ang mga taga-Nayon, tuwang-tuwa sila. Ito ay dahil nabigla sila nang makitang bumukas ang malaking gate ng lungsod. Bukas ang tarangkahan ng lungsod, bukas ang tarangkahan ng lungsod, bukas talaga ang tarangkahan ng lungsod. Biglang may tuwang-tuwa na sumigaw. Sa sandaling ito, karamihan sa mga tao ay tumingin kay Xingju nang hindi makapaniwala. Para silang tumitingin sa isang makapangyarihang Diyos sa halip na isang tao. Paano ito posible? Paano ito posible? Gayunpaman, kumpara sa pagkagulat ng karamihan, ang mukha ni Makiyang ay puno ng kahihiyan. Hindi siya makapaniwala na nabuksan talaga ni Xingju ang gate ng lungsod ng Sun City. Tingnan mo, tropa ng Divine Secret Battalion ang mga iyon. Tama, tropa sila. Napakaraming sundalo. Sino sila? Parang general ang pinuno. Tingnan mo, general ito ng Divine Secret Battalion. Malaking shot iyon mula sa Lock Empire, isang eksperto sa War God. Hindi ko ine-expect na may makikita akong ganitong tao dito. Oh my God, nananaginip ba ako? Nang bumukas ang gate ng lungsod ng Sun City, nagulat ang mga tao nang makita ang malaking bilang ng mga sundalo ng Divine Secret Battalion na naglalakad palabas ng gate ng lungsod. Ang maayos na porma sayo ng mga sundalo at ang kanilang mapang-epang aura ay labis na ikinagulat ng mga tao. Sa lalaking namumuna, mas nabigla sila. Hindi maiwasang manginig ang kanilang mga katawan. Ito ay dahil nakita nila ang mga salitang anak ng general na nakasulat sa likod ng dominanteng baluti ng lalaki. Ang mga taong ito ay natural na mga tropa ng Divine Secret Battalion na dinala ni Xingju para imbestigahan ang kaso. Ang lalaking namumuna ay si General Zhao. Hindi lamang siya, ngunit sa likod ni General Zhao ay mga kapitan din tulad ni Lei Xing. Sa sandaling ito, nakita na ni General Zhao at ng iba pa si Xingju. Sa makatuwid, sila ay labis na nasa sabik. Bawat isa sa kanila ay nagninangning sa tuwa, parang namumukadkad na bulaklak. Dapat malaman ng isang tao na nang si Xingju ay nakipaglaban kay Zhu Mei ng mag-isa, na nagpapahintulot sa kanila na makatakas, ipinalam ni General Zhao sa punong tanggapan kung ano ang nangyari dito at iniling sa kanila na magpadala ng mga eksperto upang suportahan sila. Mga ngailangan ng maraming oras upang maglakbay mula sa punong tanggapan ng Heavenly Secret Battalion, hindi bababa sa 2 araw. Dahil sa labis na lakas ni Zhu Mei, si General Zhao at ang iba pa ay maaari lamang maghintay sa lungsod para sa mga eksperto na ipinadala ng punong tanggapan ng Heavenly Secret Battalion. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na makikipag-ugnayan sa kanila si Xingju sa 2nd gabi ng pakikipaglaban kay Sister Zhu. Nag-aalala sila na baka may nangyari, ngunit nakipag-ugnayan sa kanila si Xingju.
Noong una, nag-aalala sila na maaring may nangyari, ngunit nang makita nilang ligtas at maayos si Xingju, sila ay lubos na napanatag. Emph, e ano ngayon kung ang Divine Secret Battalion ang gustong lumabas sa huling minuto? Hindi ang lalaking ito ang nagbukas ng gate ng lungsod. Pero magandang pagkakataon ito para sa akin. Hindi ko akalain na makakatagpo ko dito ang Supreme General ng Divine Secret Battalion. Gusto kong makita kung paano ka mamamatay. Makiyang nang makita niya ang mga tropa ng Divine Secret Battalion na naglalakad patungo sa kanila. Bukod dito, may bakas ng kasamaan sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Xingju. My lord, may iulat itong karaniwang tao. Sana ay mapanindigan mo ang hustisya para sa karaniwang tao. Biglang tumakbo si Makiyang patungo sa nakangiting si General Zhao. Habang tumatakbo siya, sumigaw siya na siya ay mali. Ang kanyang biglaang pagkilos ay naging dahilan ng pagtataka ng lahat ng naroroon. Diyos ng digmaan Azura. Kabanata 515, Pagbabago sa Punong Tanggapan. Sir, itong karaniwang tao ay nakatagpo ng mga bandido papunta sa Sun City. Ang pinuno ng mga bandido ay isang deserter mula sa Secret Battalion. Originally, naisuko sana namin ang mga bandido at dapat ibigay sa inyo para harapin. Pero may kasabwat kami ng mga bandido sa amin. Umasa siya sa katotohanang mas malakas siya sa amin at pilit na binitawan ang mga bandido. Sa sandaling ito, siya ay kabilang sa karamihan. Sana ay maitaguyod ninyo ang hustisya para sa amin at alisin ang kasamaang ito para sa kapakanan ng mga karaniwang tao. Kailangang sabihin na si Makiyang ay napakabilis. Alam niya na ang general ng Secret Battalion ay may marangal na katayuan, kaya hindi siya lumapit kay General Zhao. Sa halip, lumuhad siya sa lupa ng may kalabog ng halos 10 metro ang layo mula sa kanya at nagsimulang magreklamo kay General Zhao. Oh, talagang nangyari ang ganyan. Ano ang pangalan ng taong iyon? Sabihin mo sa akin. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Makiyang, bahagyang itinaas ni General Zhao ang kanyang kilay at tame time na nagtanong. Bilang general ng Secret Battalion, pinakaayaw niya ang mga deserters. Sa makatuwid, nang marinig niya ang mga salita ni Makiyang, medyo nagalit siya. Higit pa rito, nang makita niyang ligtas at maayos si Xingju, maganda ang kanyang kalooban. Kaya naman, nagpa siya siyang makialam sa mga gawain ng mga karaniwang tao ngayon. Sir, siya po, Xingju po ang pangalan niya. Matapos marinig na hinahanap nila ang general, tuwang-tuwa si Makiyang. Tumingon siya at itinuro si Xingju, na nakatayo sa karamihan ng tao habang ang mga kamay ay nasa likod at may ngiti sa kanyang mukha, sa harap ng karwahe. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Makiyang kung bakit nakatingin sa kanya si Xingju na may habag kahit na si Xingju ay malinaw na nasa bingit ng kapahamakan. Gayunpaman, lubos niyang naunawaan ang kalituhan na ito sa susunod na sandali. Ang lakas ng loob mo, masungit na karaniwang tao. Ang lakas ng loob mong akusahan si Lord Xingju. Mga bantay, hulihin ang masungit na ordinaryong tao at ipadala siya sa kampo ng mga alipin upang maging alipin habang buhay. Matapos marinig ang mga salita ni Makiyang, si General Zhao ay agad na nagalit. Hindi niya inaasahan na ang masungit na ordinaryong tao na ito ay talagang mag-aakusa kay Xingju sa harap niya. Dapat malaman na si Xingju ay isang tao na kahit siya ay nag-iingat. Ito ay dahil si Xingju ay suportado ng kataas-taasang emperador ng Starfall Dynasty. Kaya, nang walang sabi-sabi, iminagayway niya ang kanyang manggas at inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin si Makiyang. Hindi rin nagdalawang isip ang mga bantay sa likod niya at humakbang pasulong. Pagkatapos, gumamit siya ng espesyal na kadena para itali si Makiyang. Ah, ang mga sundalong ito ay lubhang walang awa. Napakahigpit ng mga kadena na halos tumusok sa balat ni Makiyang, dahilan upang mapaiyak siya sa sakit. Sa sandaling ito, ang mga sundalong gumagapos kay Makiyang ay kasing galit ni General Zhao. Nais nilang direktang mahatulan siya ng kamatayan. Kung hindi pinigilan ni Xingju si Zumi kahapon at pinayagan silang makatakas, patay na sana sila ngayon. Gayunpaman, maling inakusahan ni Makiyang si Xingju. Paano nila hahayaan siyang magkaroon ng kanyang paraan? Ito, ano ang nangyayari? Mali ba ang narinig ko? Ngayon ko lang ba narinig ang sinabi ng general na si Lord Xingju? Sa pagtingin sa dramatikong eksena sa harapan nila, nanlaki ang mga mata at bibig ng mga taga-Nayon. Parang hindi lang sila ng ahas na paniwalaan ang lahat ng nangyayari sa harap ng kanilang mga mata at sa kanilang mga tenga. Ang iyong subordinate ay nagbibigay galang kay Lord Xingju. Gayunpaman, habang ang mga taga-Nayon ay naliligaw, puno ng pagdududa, at kahit na nag-iisip kung mali ang kanilang narinig, si General Zhao ay nagdala na ng malaking grupo ng mga sundalo ng Heavenly Secret Battalion at dumating bago si Xingju. Higit pa rito, sa ilalim ng kanyang pangunguna, pare-pareho silang lumuhad sa harap ni Xingju. Sa sandaling ito, ganap na natulala ang mga taga-Nayon. Maging si Xiaoming at ang kanyang lolo, pati na si Liu Leilei, na lubos na nagpapasalamat kay Xingju, ay lubos na natulala. Ang general ng Heavenly Secret Battalion ay nakaluhod sa kanyang harapan at tinatawag siyang Panginoon. Bagamat hindi nila maisip kung anong uri ng katayuan mayroon si Xingju, alam nila na ang katayuan ni Xingju ay tiyak na mas mataas kaysa sa general ng Heavenly Secret Battalion. Ang general ng Heavenly Secret Battalion ay supremo na. Sa kanilang mga mata, para siyang Diyos.
Kung tungkol sa isang katayuan na mas mataas kaysa sa general, hindi sila nang ahas na ipagpatuloy ang pag-iisip tungkol dito. Para kay Makiyang, siya ay ganap na natulala. Noong una ay gusto niyang gamitin ang insidente ng pagpapakawala ni Xingju sa mga bandido para linlanggan si Xingju para makapaghiganti kay Xingju sa pagbihag sa puso ng kanyang pinsan. Gayunpaman, hindi niya akalain na magiging ganoon kataas ang katayuan ni Xingju. Hehehehe. Sa sandaling ito, ang puso ni Makiyang ay parang patay na abo. Bigla naman siyang tumawa ng nakakaloko. Ang kanyang pagtawa ay lubhang kakaiba. Hindi na siya normal. Talagang nabaliw na siya. Siyempre, orihinal na binalak niyang pumasok sa Heavenly Secret Battalion. Gayunpaman, dahil gusto niyang saktan si Xingju, kailangan niyang harapin ang buhay ng isang alipin. Kung sino paman, hindi nila matatanggap ang lahat ng ito. Hindi na pinansin ni Xingju ang mga tingin ng mga tao dahil nahulaan na niya na sa sandaling ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan, ang mga taganayo na ito na hindi pagaanong nakakita sa mundo ay nakatadhana na maging ganito. Pagkatapos, saglit na nagpaalam si Xingju kay Xiaoming at sa kanyang lolo. Pagkatapos, sa ilalim ng labis na panghihinayang mga tingin ng mga taganayon, pumasok siya sa Sun City sa ilalim ng escort ni General Zhao. Sai, hindi ko akalain na magkakaroon ako ng ganito kagaling na tao na nakaupo sa tabi ko ngayon. Sa totoo lang, hindi ko pinahahalagahan ang pagkakataong makipag-ugnayan sa gayong tao. Ngayong naisip ko ito, sa wakas naiintindihan ko na kung ano ang ibig sabihin ng huli na para sa mga pagsisisi. Matapos makapasok si Xingju at ang iba pa sa Sun City, ang mga taganayon ay muling sumakay sa mga karwahe, sinamantala ang katotohanan na ang mga pintuan ng Sun City ay hindi sarado. Sa sandaling ito, marami sa mga taganayon sa mga karwahe ang nagsimulang magbuntong hininga, at mayroon pang ang ilan na lumuha ng panghihinayang. Ang hitsura na iyon ay parang isang bundok ng ginto na lumilipad sa harap ng kanilang mga mata. Gayunpaman, mayroon lamang isang tao sa karwahe na walang sinabi. Napahawak na lamang siya ng mahigpit sa mahabang damit na nakatikip sa kanyang katawan at marahang naamoy ang bango ng damit. Ang kanyang mukha, na hindi masama, ay puno ng pasasalamat. Natural, hindi alam ni Xingju na ang mga taganayon sa karwahe ay nagsisisi dahil sa hindi nila kayang makipagrelasyon sa kanya. Gayunpaman, nalaman niya ang tungkol sa nangyari sa daan. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay isang araw pa lang mula nang pumasok siya sa palasyo sa ilalim ng lupa kasama si Zume. Kagabi lang pala nangyari. Bukod dito, alam ni Xingju na pagkatapos na makatakas si General Zhao at ang iba pa mula sa Li Residence, hindi na sila bumalik. Kaya naman, matapos makapasok sa Sun City, hindi na bumalik si Xingju sa opisina ng county para magpahinga. Sa halip, pinamunuan niya ang isang malaking grupo ng mga tao sa Li Residence. Ito ay dahil gusto niyang makita kung maaari pa siyang makapasok sa palasyo sa ilalim ng lupa, at labis siyang nag-aalala sa kaligtasan ni Zume. Gayunpaman, ang nagpawalang bisa kay Xingfa ay ang likod na hardin ng Li Residence, na dapat ay naging bangin, ay naibalik sa dati nitong kaguluhan. Ang lupa na dapat ay gumuho ay talagang napuno, at imposibleng sabihin na ang lugar na ito ay gumuho noon. Gayunpaman, si Xingju ay walang magawa, ngunit hindi na bigla. Ito ay dahil inaasahan na ni Xingju ang pagbabagong ito. Hindi matatawaran ang lakas ng mga magulang ni Zume noong sila ay nabubuhay pa. Nagmula sila sa maalamat na Soul Source World, at tiyak na magkakaroon ng iba pang misteryo sa mga guho na itinakda ng mga eksperto. Sir, paano po kayo nakalabas ng lungsod? Yung demonyong babae, kamusta na siya? Tulad ng pagtingin ni Xingju sa abandonadong lugar sa ilalim ng kalangitan sa gabi at walang magawa, si General Zhao sa wakas ay hindi napigil ang magtanong. Ito ay dahil palagi siyang nag-uusisa tungkol sa kung paano nakalabas si Xingju sa Sun City at kung paano siya nakikihalubilo sa mga taganayon. Higit sa lahat, gusto niyang malaman kung saan nagpunta si Zume. General Zhao, para sabihin sa iyo ang totoo, mayroong isang misteryo sa ilalim ng hardin. May isang palasyo sa ilalim ng lupa. Iyon ang palasyong iniwan ng mga magulang ni Zume para sa kanya. Kahapon, noong nakikipag-away ako kay Zume, aksidenteng na-trigger ng kanyang kapangyarihan ang mekanismo ng palasyo sa ilalim ng lupa, kaya pareho kaming nahulog dito. Sa kabutihang palad, nakakita ako ng undercurrent sa underground na palasyo, at nakatakas ako mula sa undercurrent na iyon. Nang marinig ang tanong ni General Zhao, walang itinago si Xingju at sumagot ng totoo. Dahil sinundan ko ang undercurrent sa malayo, naglakbay ako kasama ng mga taganayon. May nangyari talaga. Kung ganoon, sir, hindi ba dapat mag-issue agad tayo ng kill order para kay Zume? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, nakita sa mukha ni General Zhao ang pagtataka. Kahit na hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, naiisip niya kung gaano kahanga-hanga ang tinatawag na palasyo sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa paglalarawan ni Xingju. Pagkatapos ng lahat, si General Zhao ay nanggaling din sa mortal na mundo at nakita na niya ang mundo. Sa makatuwid, alam niya na kapag nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa lakas, pinakamabuting huwag hawakan ang mga guho na naiwan ng isang sobrang eksperto. Sa makatuwid, wala siyang ideya tungkol sa palasyo sa ilalim ng lupa. Hindi na kailangan. Ang palasyo sa ilalim ng lupa ay hindi isang kayamanan. Ito ay isang bitag na itinakda ng mga magulang ni Zume para pigilan siya na mapahamak ang mundo. Makulong siya kapag nakapasok na siya at hindi na lalabas muli.
Nakangiting sabi ni Xingju. Hindi niya talaga gustong maging wanted na kriminal si Zumei dahil alam niyang napakalakas ng wanted order ng Chanji Battalion at kumalat sa buong imperyo. Kung si Zumei ay hindi namatay ngunit hinahanap, kung gayon ito ay magiging napakahirap para sa kanya sa hinaharap. Higit sa lahat, nasaksihan niya ang malakas na lakas ni Zumei. Natatakot siya na si Zumei ay ma-pressure ng sobra, na mag-uudyok sa kanyang pinigilan na brutal na kalikasan at humantong sa isang massacre na hindi niya dapat gawin. Sai, nakakaawa ang mga magulang. Madalang na makakita ng gayong matuwid na mga magulang. Hindi nagduda si General Zhao sa mga salita ni Xingju. Kaya naman, hindi na siya nagtanong patungkol sa bagay na iyon. Sa halip, tinalakay niya kay Xingju kung anong uri ng reward ang matatanggap ni Xingju kapag bumalik siya sa Chanji Battalion. Ibinunyag din niya kay Xingju ang sinabi ng Marshal sa kanya noon. Hanggat malulutas ni Xingju ang kasong ito, gagawa ang Marshal ng exception at ay popromote si Xingju na maging General ng Chanji Battalion. Tuwang-tuwa si Xingju nang malaman niya ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging isang general ay nangangahulugan na siya ay tatanggap ng higit na autoridad. Sa isang imperyong tulad nito, ang autoridad ang ibig sabihin ng lahat. Kahit na si Xingju ay kailangang umalis sa lugar na ito maaga o huli, kailangan niya ng sapat na autoridad upang protektahan ang kanyang sariling mga interes bago iyon. Nang gabing iyon, napakasarap ng tulog ni Xingju. Marahil ay dahil sa sobrang pagod, ngunit si Xingju ay natulog hanggang madaling araw. Wala siyang napanaginipan. Naramdaman na lang niya na ang katawan niya ay nag-enjoy ng napakasarap na pahinga. Gayunpaman, kinaumagahan, nang idilat ni Xingju ang kanyang mga mata at magsisimula na sana ang kanyang magandang araw, nakarinig siya ng napakasamang balita. Ito ay ang pinakamataas na commander ng Chanji Battalion sa Starfall Empire, ang Marshal ng Chanji Battalion, si Xiao Ding, ay biglang nagkasakit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang nagkasakit ng kakaiba at malubhang sakit, at ang kanyang buhay ay nabitin sa isang hibla.